Hello, this is Minda Adina at mindaadina.com and today meron akong appointment, medical appointment sa Prince of Wales Hospital. And bago ako lumabas kasi 11:15 yung aking appointment, gusto ko lang i-share sa mga kapwa kong OFW, lalong-lalo na sa mga nandito sa Hong Kong, na yung benefits natin bilang kahit mga domestic helpers lang tayo dito, as long as na may ID card tayo, in case, hindi ko naman po ipinagdadasal na magkakasakit tayo, pero in case lang, dahil sa mga hindi inaasahan minsan na pangyayari, may mga sakit tayo na nadidetect, maybe because of our pressures, our stress sa trabaho natin. Katulad ako, nung 2005, naoperahan ako ng myoma. Nung 2013, naoperahan ako ng breast cancer. So, I want to share with you something like how can you survive financially if you have these illnesses. So, nung 2005, na-detect na may myoma ako, I was afraid to have the operation here in Hong Kong. Takot ako. Pero, in-encourage ako ng amo ko kasi supportado naman nila ako, may insurance ako dito. Ang sabi nila, if you are going to Philippines and be treated there, you will not be covered with the insurance. So, iyon ang kinonsider ko po. Hindi na ako umuwi. Ay, parang nag-sacrifice na lang ako na wala yung mga mahal ko sa buhay dito. So, doon ko na-discovere na ang ganda-ganda pala ng medical healthcare ng Hong Kong. Biro nyo, nag 1 week ako sa hospital with all those laboratories, lahat-lahat. $800 lang ang binayaran namin. Binayaran ng amo ko, which is, that came from my insurance. 800, at that time, maybe 4,000 pesos lang. So, that was in 2005. Nung 2013, nagkaroon ako ng breast cancer. So, I was supposed to have 4 shots of chemotherapy. Pero, nag-response ka agad yung katawan ko. Lumiit ka agad yung bukol ko bago nila ako inoperahan. So, naging 3 shots lang ng chemo. So, every shot ng chemo is only 150 Hong Kong dollars. Kulang-kulang pa yan ng 1,000 pesos. Pero kung umuwi ako, ay hindi ko alam. Baka lahat ng naipon ko at baka lahat ng ari-arihan din namin ay na benta or naisanla or whatever o nagkautang-utang dahil sa pagkagamot ko doon sa Pilipinas. So, ang advice sa atin, lalo na kahit sa mga officials natin dito, huwag natin takbuhan ang magandang healthcare ng Hong Kong. Pupunta ka sa Pilipinas, magpapakemo ka, magkano ang isang shot ng chemo? At dito sa Hong Kong, alagang-alaga ka. Yung kaso ko noong 2005 na myoma, hanggang ngayon, pinapalo up pa rin ako twice a year. So, yung kung naalala nyo, may posting ako last week ba yun? December 12, that is in Chung Kwan O Hospital. Tungkol doon sa myoma ko. That was in 2005. Hanggang ngayon, minomonitor ako. Ganoon dito sa Hong Kong. So, ang tendency kasi, pag nalaman natin na may sakit tayo, lalo na sa mga bukol-bukol na yan, parang takot na tayo. Gusto na natin makasama kaagad ang mahal natin sa buhay. Pero, yung iba, umuuwi lahat ng napag-ipunan habang nandito siya, ay nawala lahat, nagkautang-utang pa. Pero kung nandito kayo, meron tayong covered tayo ng law ng Hong Kong. At bawal, it is illegal na pag na-detect na may sakit ka, ay iti-terminate ka ng amo mo. Illegal 'yun. Pwede mong idemanda ang amo mo at makakakuha ka ng kapalit ng iyong pagka-terminate. Hindi ka pwedeng i-terminate na may sakit ka. Hindi ka pwedeng pauwiin dahil may sakit ka. Kailangan gabutin ka nila muna bago ka uuwi. Dapat yun ang mga tandaan natin, lalo na sa mga kapwa kong OFW nandito sa Hong Kong.
So, ganun po. Naoperahan ako ng breast cancer noong 2013. So, may mga laboratories ako na naka-schedule every year. So, yun ang maganda dito sa Hong Kong. Hindi kanila pababayaan pagkatapos kanilang operahan ay continuous pa rin ang kanilang momonitor yung naging sakit mo. So, pagdating sa gastusin, meron naman tayong insurance sa mga amo natin. So, every time na nagpapa-check up ako, $60 lang, mga 300 pesos lang 'yun. So, iipaparepan ko sa amo ko, ganun lang. Pero kung umuwi ka doon ka magpapa-check up sa Pilipinas, I don't think so. Libo-libo na 'yan. Lahat ng pinagpunan mo wala na. So, ang tip ko, mga kapwa kong OFW, huwag nating takbuhan ang magandang healthcare ng Hong Kong. Hindi ko alam sa ibang bansa kung paano yung healthcare nila, pero pinapatunayan ko po, in case na magkasakit tayo, whatever it is, operasyon man o ano, mas maganda dito na tayo magpa-treat. Whatever, lalo na yung mga pagdating sa mga operasyon na yung bukol-bukol na yan. Napakaganda ang healthcare ng Hong Kong. So, yan lang po. Malilate na po ako sa aking appointment. Be healthy and I wish you all good luck and blessings for the coming 2017. God bless you.